OFW ang mahinang piso kontra dolyar, hindi na rin daw ito ramdam dahil sa sobrang mahal ng mga bilihin. Kahapon, bumagsak ang piso sa pinakamababa nitong halaga sa loob ng halos 17 taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Patuloy ang paghina ng piso kontra dolyar. Kahapon nga, sumadsad ito sa 56.06 pesos kada dolyar. Malapit nang maabot ang pinakamahinang palitan na 56 pesos and 45 centavos kada dolyar na naitala noong October 14, 2004. Paliwanag ng mga ekonomista, import season ngayong third quarter, kaya palabas ng bansa ang dolyar. That has been the pattern for the past 20 to 30 years. Pag third quarter, piniprepare yung seasonal increase in demand during the fourth quarter, during the holiday season, pag Pasko. Pero ang mas malaking sala rin daw sa paghina ng piso, ang pagtaas ng interest rates ng Estados Unidos. Ito kasi ang paraan nila para maibsan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin na bunsod ng gyera ng Ukraine at Russia. Mahigit 1% na itinaas ng interest rate sa Estados Unidos. Kaya naman mas pinipili ng mga investor na doon na lamang ilagay ang kanilang pera kaysa sa mga bansang katulad ng Pilipinas kung saan mas kakaunti ang balik sa kanilang puhunan dahil mas mababa ang interest rate dito. Sa gitna ng paghina ng piso kontra dolyar, pabor naman daw ito para sa mga OFW. If they convert their dollars, they're better off by almost 10% right now compared to the start of the year. Pero dahil sa walang patid na taas presyo ng mga bilihin sa bansa, halos di rin ito nararamdaman. Gaya na lang ni Amal na may asawang seaman. Nasa $900 o higit 50,000 piso ang nakukuha niyang remittance kada buwan. Pero dahil sa pagtaas ng halaga ng dolyar, nadagdagdagan ito ng humigit kumulang 5,000 piso mula sa nagdaang 2 taon. Pero hindi pa rin daw ito sapat para sa kanilang gastusin. Kahit sabihin tama na tumaas ang dolyar, mahal pa rin yung bilihin. Ayon kay BSP Governor Felipe Medalla, prioridad nila ngayon ang pagpapanatili ng price stability sa bansa. Nakabantay din aniya ang BSP sa mga paggalaw sa financial market, lalo na sa epekto ng mabilis na pagtaas ng interest rate ng US Federal Reserve na nagpapahina sa piso. Kung hindi raw kasi mababantayan, posibleng lumala ang inflation. Kung patuloy pa rin namang tataas ang inflation, handa raw ang BSP na magpatupad ng mga pagbabago sa polisiya para na rin hindi na lumala ang mga problema na maaari pang umabot sa 2023. Sa tanong naman kung posibleng bumagsak ang palitan ng piso sa 70 pesos kada dolyar, ang sabi ng mga eksperto, hopefully yung peso naman pagdating ng fourth quarter magre-recover. Pagdating ng mga October, November, December kasi papasok na naman yung mga remittances noon. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5.